Hello mga kabicho, okay? Heto muli tayo sa panibago nating video sa request ng ating kabicho, okay? Na si Sergio Bani Santo Domingo. Paano daw ang connection ng 4 ohms na targa, and then gagawin nating 8 ohms at sasamahan din natin ng mid-range at tweeter. So para din sa ating lahat mga kabicho, okay, para sa konting kaalaman, dagdag kaalaman at dagdag technique para sa wirings ng ating speaker. Okay, at yung mga nagpapa-shoutout mga kabicho, okay, nilalagay ko na siya sa dulo. Kaya kung nagpa-shoutout man kayo, abangan nyo na lang sa dulo. Kaya mga kabicho, okay, umpisa na natin yung ating paglilingin ng ating speaker. So meron tayong targa. Size 8 to mga kabicho, okay. At dual coil. Dual terminal. 4 ohms, 4 ohms. At meron din tayong mid-range. 8 ohms. 150 watts. Ito palang targa natin, ang wattage niya is 250. At ating tweeter na concert. 8 ohms at 150 watts. Pwede niyong ilingin niya sa isang channel ng amplifier. Ito muna tayo sa diagram natin mga kabidyo, okay, para mas malino sa atin bago tayo maglinya. So ito yung ating speaker na subwoofer. 4 ohms, 4 ohms. Ito yung ating subwoofer. Four ohms. Si subwoofer, siniris natin siya. Yung positive ng kabila, nilagay natin sa negative. Ayan, series connection mga kabilyo, okay? Positive to negative. Ayan. So dito muna tayo sa subwoofer. Siniris natin, magiging siyang 8 ohms na yan mga kabilyo, okay? And then yung ating mid, yan. And then yung ating high or tweeter. Itong mga mid natin at tweeter. Itong mid natin at tweeter or high, 8 ohms sila. Parallel connection lang sila. Si mid at si high. Ayan. Huwag natin kalilimutan yung capacitor. Meron tayong tweeter capacitor. Ang gamit natin is 2.2 UF or microfarad at 100 volts. Lagay siya sa positive. And then yung wire ng ating tweeter from capacitor pumunta siya sa ating mid. Syempre si mid meron din siyang capacitor. Ayun sa inya. Capacitor na 6.8 UF at 100 volts. So ito yung ating capacitor sa ating mid. 6.8 UF microfarad 100 volts. So ito tayo ngayon. And then positive to positive pumunta yung ating linya ng mid, pumunta sa ating linya ng ating speaker na subwoofer. Ayan, kinonect natin sa linya ng positive. So isa na yung linya niya, yung subwoofer at mid and tweeter. So ayan na siya. So ito na siya. Si tweeter positive, capacitor ng ating mid. Ayan, naging isa na sila. And then, pumunta sa linya ng ating subwoofer. Kumonect siya sa ating positive. So, dumiretso siya sa ating... Ito yung dito magkadikit mga kabidyo. Okay. Pumunta sa ating linya ng ating power amp or amplifier. Positive, yan ang ating positive. And then, yung kanilang negative, ang linya ng tweeter natin. Negative to negative ng ating mid. Ayan. And then, dumiretso sa ating linya ng ating subwoofer papuntang amp. So 8 ohms na siya mga kabidyo, okay? Kasi ito lang naman yung ating pinag-uusapan dito, 4 ohms to 4 ohms. Kapag siniris niyo yan, magiging 8 ohms. At ito namang ating tweeter at mid, dahil may capacitor tayo, mababaliwala sila. Kaya magiging siyang 8 ohms pa rin pagdating sa ating amplifier. So ganyan po yung linya natin sa loob ng ating mga speaker box. Kung gagamit man kayo ng dividing network, syempre may iba yung linya niya, kasi yung dividing network meron sariling terminal kung saan pupunta yung high, mid, and subwoofer.
At ayan, linyahan na natin mga ka-video, okay? Series connection, positive to negative. At para masundan nyo yung ating wirings mga ka-video, okay? Balikan nyo na lang yung ating diagram kaninang ginawa. So ngayon mga ka-video, okay, testingin natin yung ating linya na ginawa. Gagamit tayo ng amplifier na Concert 502. Okay, testingin na natin mga ka-video, okay, ang ating ginawang linya. Bago tayo magtapos mga ka-video, okay, shoutout muna tayo sa ating mga katropa or mga kasama. Shoutout kay Alaysia, Emmanuel Lubon, kay Box Tulipino, kay Jervin Araneta, kay Ray Solomon ng Bohol, kay Remio from Bayugan City, Agusan del Sur, at kay Sir Willy Lacoro na suki ko sa video, okay? Okay? Maraming salamat muli. Sana ay nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa ating lahat, sa panibagong kaalaman at panibagong technique. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. And comment na rin po kung may katanungan kayo. At maraming salamat at hanggang sumuli and God bless.